Ako. So bali mga guys, nandito na tayo sa motor natin. Kung mapapansin nyo yung odometer reading niya is nasa 1,252. Ayan, meron na siyang naka-indicate na yung change oil. Kasi nung 1,000 yung odometer niya, lumabas na to. Kaya wala pa tayo pambili ng oil noon. Kaya ngayon ko pala yung change oil siya. Bago ko siya i-change oil kasi hindi ko siya ginamit ngayong araw. Is painitin muna natin kahit mga 2 minutes lang. So, pantayin muna natin ito para mag-circulate at saka uminit yung oil niya sa loob. At saka para lumabnaw yung oil niya. Yung ginagawa ko dyan. Huwag niyong paandarin na tapos i-dre-dre nyo yun yung bolt niya. Huwag nyo gagawin yun. Mas mainam na painitin muna natin kahit mga sandali lang para magtuloy-tuloy lang yung hulog ng oil. Bali, bumuksan muna natin dito para ma-vacuum siya pag binuksan na natin sa ilalim. So, kung mapapansin niyo yung oil bolt ko is kailangan siyang buksan ng special tools. Ayan, may star na screw na nahiram ako kay Mamoy. So, hindi siya basta-basta nababaklas eh. Kaya ako siya pinalitan kasi for safety na rin sa makina. Marami na kasi ditong nasiraan ng makina kasi may mga tarantado talagang tao na tatanggalin yan, tapos lalagyan ng dumi sa loob ng makina nyo. Kaya, dubli-ingat na rin yung purpose ko dito sa pagbili ko ng oil bolt. Ayan. Kung may magbabalak, hindi na mabubuksan to kung wala silang ganyan, yung star screw na tapos maghahanap pa sila ng alin na malaki. So, meron din tayo dito. Nakahiram ako kay Mamoy kanina. Punta ako sa shop nila. So, ito. Ito yung pambukas niya dyan, mga boys. Ayan. So, bubuksan ko na. So, ito yung oil bolt natin, mga boys. No? Ayan. Ipaplas ko na siya. Ayan mga boys, medyo maitim na siya, madumi na talaga yung oil na. So, tama lang yung palitan. Nakabili na tayo ng oil. Bubuksan na lang natin ngayon yung oil filter niya. So yan mga guys, tumagos yung oil niya dyan. Kung binuksan natin, so tatanggalin natin to. Ayan mga guys, yung papalit nating oil filter. Bago siya. Genuine na oil filter ng Suzuki. So bali mga guys, makakabahan kayo kung paano ito ilinalagay. Madali lang siya mga guys. So dapat
nakaganyan. Yung butas niyang malaki, ayan, dun siya sa loob. Nalagay. Ayan. Ganyan siya mga boys. Ganyan siya mga nalagay. Para makapag-DIY din kayo sa pag-change oil. So, tatakpan na natin to dito para maayos na yung change oil natin. Kahit naman siguro mabaliktad to eh. Walang problema dyan. Kahit maganyan or paganyan. Okay lang yan. So, babalik muna natin to para ma-finalize na natin yung pagbalik sa kanya. Balik na natin yung oil filter cover. So, titignan na lang natin doon kung mayroon pa siyang oil na tumutulog pa. So, ayan, lalagyan na natin yung drain bolt niya. Gagamit ulit tayo ng 14. Dahan-dahan lang sa pag, kahit hindi siya masyadong mahigpit, yung tama lang para hindi siya malustred. So, okay na yan. So ito nga pala yung gagamitin nating oil mga boys, no? Suzuki oil siya. Ito ngayon yung pinalit sa Suzuki oil, sabi nung nasa motor trade na nabilhan natin. So ang ilalagay nating oil sa radar natin is 1.4. So kasi nagpalit tayo ng oil filter. Pero kung hindi natin pinalitan yung oil filter is kahit 1.3 lang. Ayon dun sa manual ng radar natin. So bali ito, 1 litro, tapos kukuha tayo ng 400 ml dito. Ang hirap nga lang tansyahin ngayon kasi wala siyang gauge ng 400. So 500 na kaagad yung nandito. Ayan. Bali hahanap pa ako ng measuring container na kita yung 400 na ml na level. So ito muna yung bubuksan natin mga boys. Ubusin natin to, 1 litro. Yun. Isali na natin yung 1 litro ng X-Star na Suki oil. So, kukuha na lang tayo dito ng 400 ml para matapos na natin lagyan ng oil yung Suki natin mga guys. So, yun mga guys. Nakahanap tayo ng merong 400 ml na container. So, nandito yung gauge niya. Ayan. Ayan yung 400, 600. So, hanggang dyan yung kukunin nating oil para ilagay natin sa radar natin. So, ayan ang mga coils. Label na siya sa 400 ml. Ayan. So, ito yung kabuhan na ilalagay natin sa radar natin. Sali na natin mga boy. Ayan mga guys, bali natapos na natin sali na ng oil. So tatakpan natin para hindi mapasok ng dumi ng kabuk. Tapos ilalak na natin sa dito. So after nito, painitin natin yung motor natin siguro 3 to 5 minutes para ready na siya naman ibiyahe.
So, ilalak muna natin to dito. So, ayan mga guys. Okay na siya. Nakalak na siya dito. Huwag nyo kakalimutan na meron siyang o-ring dyan. Yung gasket. Baka makalimutan yung ilagay. Nakasave tayo dito ng 150 to 200 pesos para sa change oil mga guys. So ayun mga guys, bali all set na siya. Change oil na natin. So meron siyang problema dito. Ayan. Paano yan tanggalin yung oil change na nakalagay. So susubukan natin tanggalin yan. Pre-press yun dyan yung select button, tapos start nyo. Ayun. Wala na. Ulitin natin. So, bali, pagtanggal ng change oil na indicator dyan mga boys, i-press nyo itong select, i-press tapos i-on nyo ignition key. Tapos pag nag-on sya, blink-blink sya dyan. Blink-blink pa dito. Tapos press nyo lang. Tapos kapag nawala na, bitawan nyo na dito. So yun yung pagtanggal sa kanya. Bali paanda rin natin ngayon dito para painitin kahit mga 5 minutes. Dumito naman yung radar natin. So bibiyahin natin ito mamaya. Pinaiinit ko lang at least 5 minutes para mag-circulate siya sa loob yung bagong oil niya. Tatapusin na natin dito yung video mga guys. Sana may matutunan kayo kahit o paano. Simple lang o basic na maintenance ng ating motor. So pwedeng-pwede niyong gawin. Palike na lang ako mga boys at sa pa-subscribe sa Munting Channel. Maraming maraming salamat at ride safe. God bless sa lahat.